Nutusan mo ba ako, Joris? O yan, o, pinindot ko talaga. Hay, pindutan na, aga-aga, oh. Kami po ang inyong mga kaserbisyo at ito ang teleradyo serbisyo at Radyo 630, ang puntahan ng bayan. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras... Ay, walang sagot? 6:01 in the morning! Good morning! Sona Day Energy! Ano ba? Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, at Doris Bigonia. Gising na. Bangon na. Gising, Pilipinas. Good morning. Hoy, ngayon po ay Lunes, July 22, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Pilipinas, ha? Pilipinas! Muna, ha? Very good, very good. Magandang umaga, mga kaserbisyo. At lalo na pa po kay Papa Joe Biden. Magandang umaga si Doris Bigonia po. Wala eh. Pero I think everyone saw that coming na part. Kasi padami ng padami. Yung nananawagan na tang. Atras na tayo, tang. Iba na lang, tang. Maghimas na lang tayo ng manok, sabi ni Barack Obama. I think yung Barack Obama nakapagpaano talaga eh. Nagsabi may na eh. May grudge siya dun. Oo, may mga ganun pala sa ano sa Democrat partner. Talaga? Oo, may hindi sila, alam may tampururutan. Merong mga ganun. Pero hindi naman nila sinabi na yung unit team namin, pang kampanya lang kasi yan. Mga professional sila eh. Proof. Aga-aga. Narito aga. Na ang bugso ng ating mga panggising na balita. All systems go ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad sa ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos ngayong araw. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang lugar para tiyakin ang seguridad sa SONA. Nagtayo na ng mga tent at nakapwesto ng ilang pulis para magbantay sa Commonwealth Avenue at Batasan Road. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fardo na naglatag na ng mga checkpoints sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Mahigpit din pinagbabawal ang pagpapalipad ng mga drones sa paligid ng batasang pambansa. Ibinatupad na rin ang liquor ban sa Quezon City at gun ban sa Metro Manila ngayong araw kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Ngayon din ang Brigada Eskwela sa Quezon City. Magpapakalat din ng MMDA ng halos 20,000 tauhan para tumulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Magandang umaga din po sa lahat ng mga magpuprotesta. Kaya nandyan na yung magpuprotesta eh. O, kumain po kayo mabuti ha. Energy ha. Energy at saka... performance level. Hindi pa pwedeng lalamya-lamya, performance level tayo today. Correct. At pero pakatandaan po, magdala po kayo ng mga payong, kapote ninyo, dahil maulan ngayong araw na ito. Kabugso-bugso, no? Kagabi pa yan, partner. Kagabi pa, ang lakas sa amin. Kesa naman magkasakit kayo, lalo na yung mga kabataan, nako, eh mahirap po magkasakit ngayon. Ayusin mahal! Mo nga yung ano, kwelyo mo, para saliwa yung kwelyo mo, ayusin mo. It's the style. Ah, okay. Kala ko saliwa, Tita Cory, eh. Sorry. Magkaisa. Parang tapos na po yun. Sorry. Mali. Nag-rewind kayo. Forward na tayo. Forward, ha? At saka babalik na rin si Chrissy. Yeah. Sabi. In love na naman. Oo. Ay, the doctor. Naging kambing na naman. With the doctor, partner? Doctor. Wow. Oh, so from vice governor to a doctor. Sa taga Makati. Oh. Makati-med. Makati-med. Bikini-med. Chrissy. Basta, Chrissy, kung saan ka happy, doon na kami. Ayaw naman. Diba? At the end of the day, yung happiness mong importante. Love. Yeah, whatever happens, love. It's your happiness. Correct. We'll go. Size 5, 5.5.
pauwi ka na rin lang pala. Nagkasundo, ito hindi ko alam kung dapat ako maniwala dito, pero ako'y nagdarasal na ito ay matupad. Nagkasundo ang Pilipinas at China sa provisional agreement hinggil sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Layo ng kasunduan na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang banggaan ng barko ng Pilipinas at China noong June 17, kung saan 8 sundalo ang nasugatan kabilang na ang isang naputulan ng hinlalaki sa kanang kamay. Sinasabing nagawa ang kasunduan matapos ang bilateral consultation ng Pilipinas at China noong July 2. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkasundo ang Pilipinas at China na hindi makakaapekto ang kasunduan sa posisyon ng dalawang bansa hinggil sa West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang inilalabas na detalye ang DFA sa nilalaman ng naturang kasunduan sa China. Excuse me po. Pero sinasabing hindi kabilang sa kasunduan ang pagpapaalam ng Pilipinas at China sa gagawing resupply mission. Nauna nang nanindigan ng National Security Council na mananatili sa pamahalaang Pilipinas ang pagsasagawa ng resupply mission sa West Philippine Sea sa kabila ng alok na tulong ng Amerika. Magandang umaga sa iyo, Ted Kua. At magandang umaga din po sa kanyang bayaw na si Gerald Yap na avid follower ng SRO Days pa ay happy birthday! O, partner, ganyan ka rin ba? Ano? Over the weekend, marami akong kaibigan. No. Nung, ewan ko, nagbago ba sila ng phone, ibig sabihin, o ako may problema, nawala yung mga pangalan nila sa contact ko. Wala. Tapos naman, number na lang, hindi na yung pangalan. O wala naman ako nakitang ganung glitch. O siguro mga apat na sila na ganyan ang nangyari. Kaya nagulat ako, sabi ko, may problema ba ang phone ko o nagbago ba sila ng... Kasi hindi naman nagbago number eh. Hindi ka kaya napalpad sa bandang mga pogo na ano? Baka na ako nananakaw na ang iyong identity. O baka nagkaroon tayo ng ano, apektado ako ng global cyber outage. Nalala mo yun, noong weekend. Friday ba yun? Saturday. Mahirap yan, mahirap. Grace San Mateo ng Cavite, magandang umaga sa iyo. 8 na po ang naitalang namatay sa pag-uulang dulot ng habagat at bagyong Botoy. Habilang dito ang maginat mag-amang natabunan ang gumong lupa sa barangay Pamukutan sa Zamboanga City. Sa tala ng NDRRMC, 2 nasugatan ay isa pang nawawala. Mahigit 130,000 pamilya ang apektado, kung saan mahigit 5,000 ang nananatili sa mga evacuation centers. Sa Romblon, posibleng ideklara ang state of calamity sa bayan ng San Andres dahil sa pagbaha. Mahigit 1,300 residente ang apektado ng baha sa 13 barangay. Sinabi ni Mayor Arsenio Gadon na nagmistulang dagat ang mga palayan at nawasak din ang tulay sa barangay Marigundo Sur. Sa Oriental Mindoro, baha pa rin ang mahigit 20 barangay sa bayan ng Pinamalayan. Kaya umaapila po ng tulong ang ilang residente sa Cebu. 7 bahay ang nawasak matapos tamaan ng gumumpader sa barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City. Sinasabing lumambot ang lupa dahil sa mga pag-ulan at paghuhukay sa katabing construction site. Sa Pampanga, 22 barangay ang binaha dahil sa pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. E ngayong araw mukhang magiging maulan pa po. Bagyo ay si Karina. Oo. Tama ba? Oo, bagyong Karina. Maghanda po tayo at mag-ingat lagi, ha? Pinangunahan ng DILG ang pulong kaugnay ng banta ng mga ilegal na pogo at scam farm. Kasunod ito ng pagsalakay sa ilegal na pogo hub sa bayan ng Bamban sa Tarlac at bayan ng Porac sa Pampanga, gayon din sa villa ng mga sinasabing big boss ng pogo hub. Sinabi ni DILG Secretary Benher Avalos na tinalakay sa pulong ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na mag-inspeksyon sa mga establisimiento na hinihinalang sangkot sa ilegal na pogo. Iginiyak naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na tinanggal na sa pwesto ang ilang pulis sa bayan ng Bamban at Porac dahil sa kapabayaan. Bumuo ang Philippine National Police ng Special Task Force laban sa mga ilegal na pogo kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan tulad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. O maganda po kayo, ha? Si DILG Secretary na po yan. Huwag nyo na pong hintayin na si Tanggol mismo ang magpunta dyan. Alam mo palang artista na pala itong si
Secretary Abalos. Sumasali din. Oo, oh, meron palang kasama na yata siya doon sa Batang Quiapo. Talaga. Nag-birthday yan. Happy birthday, boss! Oo, sumagot naman siya. Happy, happy birthday, Sec. Nagtatumbling-tumbling, partner. Patalog-talo. Siya na. Dr. Mario Festin, magandang umaga sa iyo, Dr. Mario. Magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo simula bukas 20 hanggang 40 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang bababa naman po ng 30 hanggang 70 centimos ang sa diesel at kerosene. Ang laki naman ng ano. Ah, hindi, pinagsama niya lahat. Yung okay. Diesel po dyan, 30 hanggang 50. Tapos yung kerosene, 50 to 70. Okay. Busod po ito ng pagbagsak ng inventaryo ng langis na Amerika at inaasang dagdag na supply ng crudo galing Iran. Anong gas meron? Roll increase back. Tayo. Tayong dalawa, oh, 20 hanggang 40 centimos yung estimate. Yung rollback diesel at kerosene. Pero maliit lang naman yun, partner. O, kayang-kaya mo yun. Sa laki ng sweldo mo rito, kayang-kaya mo kahit tumaas pa ng piso yan. Hindi, magbibigay ako, mag-donate ako doon sa mga kampanya doon sa Amerika. Magdo-donate ka. Huwag ka mamaril, ha? Kasi yung namaril, donor pala yun, di ba? Robin mo, oo. Ay, Jesus Mario, Jose. Mm. Sa labas ng bansa, ito na nga po, formal nang umatras si US President Joe Biden sa muling pagtakbo sa pagkapangulo ng Amerika. Sa pahayag, sinabi ni President Biden na mas makabubuti para sa kanyang partido na umatras bilang kandidato at sa halip ay tutukan na lamang ang responsibilidad bilang Pangulo ng Amerika sa nalalabing panahon sa termino. Inendorso rin ni Biden si US Vice President Kamala Harris bilang nominado ng Democratic Party sa halalan sa Nobyembre. Iginit naman ni dating US President Donald Trump na hindi kwalipikado para tumakbo at maupong presidente si Biden. Nauna nang tinanggap ni Trump ang nominasyon ng Republican Party bilang presidential candidate. Mayo, hinatulang guilty si Trump sa patong-patong na kaso ng felony dahil sa pamemeke ng business record kung saan binayaran ng kanyang dating abogado ang isang adult film star para manahimik noong 2016 elections. Indicted din po siya tungkol doon sa pangre-rape sa ilang kababaihan. Tama. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Obet Badrina in the house. Ang ating pag-asa weather forecast, Sir Bet, maulan. Good morning, Obet. Magandang umaga po sa mga paborito ko. Nandito na naman po ako. Kung paborito mo kami. Opo, tsaka ang alas 8 ko ngayon, kaya hindi po. Ayun lang. Mahabang oras mo pala, so pwede pa yung makakaabot pa ang champurado. Naghihintay po ako. So ito na po yung ating lagay ng ating panahon. Yan. Ako po, busy-busy tayo dahil sa sauna din. So ito na po yung lagay ng ating panahon. Unahin po natin no, yung bagyo, kasi dalawang weather system yung nakaka-apekto sa bansa. Meron tayong bagyo sa silangang bahagi at meron tayong habagat naman dito sa Maykanluran na siya nagpapaulan nga sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So unahin po natin no, yung bagyong Karina. So si Karina, o na may international name na Jamie, ay huli nating namataan na nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan. Ito ang bagyong si Karina ay may lakas na umaabot ng 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 125 kilometers per hour. Ito po ay mabagal na kumikilos pahilaga-hilagang kanluran. Base po sa ating track, hindi naman ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat nakataas po ngayon, no, Sir Alvin at Ma'am Doris, ang signal number 1, tropical second wind signal. So ibig sabihin nito, ito yung lakas ng hangin na maaring maranasan, particular na dito sa may bahagi ng Santa Ana sa lalawigan ng Cagayan, gayon din sa Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo, Gonzaga. Mga bayan po ito sa lalawigan ng Cagayan, gayon din sa mga bayan ng Dibilacan, Palanan at Makunakon. Ito naman ay sa may lalawigan ng Isabela. So posible po yung mga pagbugso ng hangin, mga pag-ulan na dulot ng bagyong si Karina. So yung signal number 1, Obet, saan ikamo? Sa Cagayan at saka Isabela? Opo, sa eastern section po, northeastern section. So yung mga bayan po ng binanggit ko, Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo, Gonzaga, gayon din sa Dibilacan, Palanan at Makunakon. Ito yung mga bayan po sa eastern section ng Isabela. So yung kulay pula na yan, yung nakakulapul sa mapa, yung pinapakita natin ngayon, yung effect niyan,
Doon lang sa eastern side ng ano sabi mo, eastern side ng northern ng Cagayan, Isabela. Tama po kayo, Sir Alvin. Pero may pag-uulan pa rin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa kapal, parang ang lapad, lapad ubit. Opo, actually mas ang binabantayan natin, Sir Alvin and Ma'am Doris, itong although syempre of course binabantayan din talaga natin itong bagyo, pero yung pinapaalaala natin kasi wala daw yung nakataas sa signal warning sa ibang bahagi ng bansa maliban dito sa may Cagayan at Isabela, yung habagat, kasi nakikita natin starting today magiging maulan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section. So ito yung area ng Ilocos Region, Central Luzon, kasama din itong Metro Manila, Calabarzon, Nimarop at Western Visayas. So yung mga bahaging ito na binanggit ko po, simula ngayong araw no hanggang Miyerkules o Huwebes magiging maulan ang mula katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha. Actually po no, as of 5 a.m. nga may nakataas tayo na yellow heavy rainfall warning, particular na dito sa mga lalawigan ng Bataan, Cavite, Batangas at Zambales. Yung yellow rainfall warning po, ang ibig sabihin yan, posible yung mga pagbaha sa mabababang lugar. So i-update po natin yan mamayang alas 8 ng umaga. Either magtutuloy pong yellow or pwedeng tumaas pa na orange or pwede rin mabumaba po. All right. Na babala. Oo. Pero pag obet yung andala ni Karina ba ito? Ang bagyong Karina, anong dala niya? Hangin at tubig? Ulan o paano ba? Opo. So ngayon po kasi si Karina ay nasa Karagatan. So ang mararamdaman po particular na dito lang po sa may bahagi ng Cagayan po. So sa tanong po ninyo, ano ba ang dala niya? Both po, may dala siyang hangin at ulan, no? At iniasahan pa rin lalakas pa ito, no? Yung magiging typhoon category pa to by tomorrow o mamaya o bukas. At posible po ito po ay patungo sa bahagi ng northern section ng Taiwan. Posible rin yung mag-landfall siya pero Taiwan na po or dito rin sa may and then didiretso na siya sa may area ng China. Posible rin itong maapektuhan yung area na ng Okinawa. So yun po yung binabay, yun po yung kanyang tinutumbok ngayon po. So wala siya, hindi siya magla-landfall sa Pilipinas. Kaya lang hihilahin naman niya yung habagat. Opo, kaya actually po ang ating binibigyang diin po ngayon ay mula ngayong araw hanggang Miyerkules o Huwebes magiging maulan po sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section kasama na nga po dyan itong Metro Manila. So expect po natin maulan po starting today until Wednesday or Thursday. Okay, that's okay. Good. Thank you, Obet. Maraming salamat. Ginoong Obet Badrina, ang ating pag-asa weather forecaster. Thank you. Punta na kagad natin ang ating mga kachokaran sa labas ng himpilan. Busy to happen. Go! Ang sola ng Pangulo, Teleradyo Serbisyo at Radyo 630 Special Coverage. Ano ka mo? Ang pugi naman. Ulitin, balik mo nga, balik mo nga tele. Yung partner, tinan mo yung itsura ni... Oh, di ba? Relax na relax ang presidente, oh. Sa picture na yan, ha? Parang kakatapos lang niya mag-almusal, masarap. Magandang umaga po, Mr. President! Are you ready? Yan. Ilang Mr. pages President, ba yan? Ha? Ilang oras ba yung zone na last Depende. Year? Depende. Hindi, last year ba? Ano, hindi ko alam. Kasi nakadalawa na siya. Pangatlo niya na yun. Ah, pero nung una, siyempre. Parang apat na oras. Hindi naman. So, digong, si ikaw ba yan? Si Duterte kalahating araw yata. Garambling. Ano mga pinagsasabi. Pwede ka lang. Pagdating mo doon, nagsimula si Digong, di ba? Energy ka pa, energy. Parang naantok ka na. So, para mawala ang antok mo, namalingki ka muna. Pagbalik mo, nandun pa rin. Nandun pa. Ay, sabi niya, ay, sayang naman yung pinalingki ko, lulutuin ko na muna. Andun pa rin pagbalik ko. Yung kahap. Pero wala pa, partner, mamaya pa yun yung State of the Nation. Address, mamaya pa pong alas 4 yan. Oo. In the meantime, punta kasi merong tendency, ano, di ba? Merong protocol, tawag. Meron mangyayari sa Senado. Meron din mangyayari doon sa mababang kapatuman. Tapos pupunta sila sa batasan. Oo. Pero punta, tawagin mo na nga pwede. Sabi kung okay lang. Kasi kanina pa nag-aantay, oh. Ayan, babalita. Oh. At nagseservisyo si Steve Ras. Steve. Si Nico! Ay, asan ba? Oh. Ano ba nangyari sa akin? Si Nico pala yan. Nico! Good morning sa inyo, Doris at Alvin. Nandito ako ngayon sa kanto ng Commonwealth Avenue at Sandigan Bayan
live tayo ngayon dito kung saan makikita nyo nga dito sa aking kaliwa ay pinapapasok pa itong mga pampubliko at pribadong sasakyan dito sa bahagi ng IDP Road na papunta ng House of Representatives. Pero Doris at Alvin, umikot din ako no, dito sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Simula doon sa Elliptical Road ay may mga nakastation na miyembro ng PNP sa iba't ibang bahagi nitong Commonwealth Avenue. Pinakamarami ako nakita doon sa bahagi ng Diliman Doctors Hospital at doon sa Ford Commonwealth Avenue dahil doon nga yung gagawing barikada itong mga kapulisan kung saan yung hangganan lang ng mga magkikilos protesta ngayong araw para sa SONA. At doon naman sa Ford, sa harap ng Ford Commonwealth Avenue, doon magtitipon-tipon yung ilang mga militanteng grupo para sa gagawin nilang kilos protesta. Pero sa ngayon, Doris at Alvin, maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue. At doon may mga nakita rin tayo no, na mga taga TTMD, Quezon City, ano, yung mga traffic enforcers ng Quezon City para magsaayos at tumulong nga dito sa mga kawani ng PNP sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Ito sa likod ko, nandito nakapwesto ito nga mga kawani ng PNP at marami silang mga truck dito, marami silang dala-dala na rin nila yung mga shields nila at yung mga batuta nila no dito Nico. Gagawin nilang pagbabantay dito sa bahagi ng Commonwealth. Yes, Nico, Alvin, yes, bakit sila nandiyan? Hindi naaabot yung mga militante diyan. Kanto ng Commonwealth at Sandi. Ay naku, malabong makaabot yung mga militante diyan, Nico. Tama, sabi nila kasi Alvin ay mamaya-maya nga rin ay isasara na nila itong bahagi dito ng IDP Road ano, yung papunta doon sa batasang pambansa. Kaya naman nandito rin sila para sa extra security. Pero yung mga pro Marcos rallies kasi magkakaroon din ng ganyan pa na may parang okay. Yung panahon ni Duterte na may pro at may anti. Diyan ba pipwesto yung banda Nico? Ang nakuha nating impormasyon para sa mga pro Marcos ano ay pro admin ng mga rallyista ay doon sila muna magsisimula sa may Philco 1 naman. Alvin, ano, so doon natin sila babantayan mamaya. Yung mga ibang mga militanteng grupo na antay sa pamahalaan, antay Marcos, ay dito naman sa bahagi ng UP at saka doon sa Commission on Human Rights, doon sila magtipon-tipon, magmamarcha sila papunta nga dito sa may Diliman Doctors Hospital kung saan lang yung barikada yung pinaalaw doon sa permit na nakuha nila para ngayong araw. So, ibig sabihin, yung mga pro ang pwesto dyan sa may Sandigan Corner Commonwealth. Yan ang pwesto nila. Malapit sila ngayon. Mas malapit talaga sila sa batasan. Pero sa kanilang... Philcoa yung mga pro, Alvin. Philcoa yung... Philcoa. Okay. So, ibig ko mong sabihin, Nico, magtatagpo yung mga pro at anti. Tama ba? Hindi natin sigurado kasi doon sila sa bahagi ng Philcoa mismo, no? At doon sila sa may papuntang west bound sila. Ito namang mga anti ay eastbound dahil papunta sila dito sa batasang pambansa. Hindi natin alam kung wala pa tayong informasyon kung magmamarcha din yung mga pro-admin papunta dito sa batasan. Usually okay. Kasi ang pastuhan part talaga nakakalapit dahil pro nga sila eh. Yung mga pro talagang palalapitin sila. Alam ko yung pastuhan nila yung Sandigan. Maybe ang tinutukoyin mo Nico yung lakad. So maglalakad din ngayon yung pro from Philcoa papunta diyan sa area ng Sandigan. Oo, ganoon din ang mangyayari. Pero sinabi nga ng kapulisan kanina na lahat ng mga magkikilos protesta ngayong araw, whether pro or anti, ay hanggang doon lang sa Diliman Doctors Hospital. So may ganung direktiba. So pro yes, or anti, hindi makakalapit diyan sa Sandigan. Yes, hindi makakalapit ng kahit sino nga. Ayun na nga. Talagang magtatagpo sila. Magtatagpo talaga yung dalawang grupo. Pero sa ngayon, Nico, kamusta ang sitwasyon ng traffic? Sinuspindi di ba? Sige, go. Yung papunta dito sa batasang pambansa, maluwag pa. Sa katunayan, pinapapasok pa itong mga privado at pampublikong sasakyan dito sa IDP Road sa ngayon. Pinapapasok pa dyan at pinagta-traffic
pa dito sa mga oras na ito. So maluwag pa naman both sides kanina nung inikutan ko. Wala pa namang lugar na natatraffic. So marami na rin talagang mga kapulisan na nakadeploy, yung mga batabatalyon sila, ano, Doris, no, dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue para nga magbantay dito sa mga magsisimula ng mag-kilos protesta. Wala pa tayo nakikita masyadong malalaking grupo ng mga militanteng grupo, no, na nagtitipon-tipon. May mga individual ako nakita kanina, pero siguro hinahanap pa nila yung mga kasama nila. At mamaya-maya din, aabangan din natin doon nga sa may bahagi ng UP Diliman at Commission on Human Rights, kasi doon sila magsisimula ng kanilang mga palatuntunan. Thank you! Maraming salamat! Magbabalik pa yan si Nico, partner. Whole day ang trabaho ng mga reporters natin sa labas ng himpila. Next, next! Nagbabalita at nagseservisyo si pangalan nito. Si Steve! Si Steve! Para malaman natin kung ano ang sitwasyon dyan sa malapit yata siya sa Philcoa. Tama ba, Steve? Nandito ako ngayon. Good morning, Alvis and Doris. Nandito nga ako ngayon sa mga alternatibong ruta. No, sa mga oras na ito ay maluwag pa yung kanina. Dinaanan natin yung Commonwealth Avenue northbound. Masigip-sigip na yung southbound, yung northbound. Maluwag-luwag. Dito naman sa mga alternatibong ruta na inikot natin kanina ay maluwag-luwag pa ang trapiko. At base sa nakausap natin kanina ng traffic enforcer, mga mamaya, no, bago mag alas 8 ng umaga, sisigip na raw ito. Sa inilatag na traffic management plan ng MMDA para sa mga magmumula sa Quezon Memorial Circle na papuntang Fairview, duman sa North Avenue, kumanan sa Mindanao Avenue at kumanan sa Uyu Road o Quirino Highway para makapunta sa Commonwealth Avenue. Para naman sa mga manggagaling ng Fairview at papunta ng Quezon Memorial Circle, maaaring duman sa Uyu Road, Quirino Highway at kumaliwa sa Mindanao Avenue at North Avenue para makapunta sa inyong destinasyon. Nakapwesto na rin dito yung pulisya at mga tauhan ng MMDA para magbigay nga ng alalay sa mga motorista. Abiso lang din sa mga motorista dahil mag-ingat sa pagmamaneho dahil medyo basa yung kalsada ngayon dito dahil sa ulan kaninang umaga. Doris Alvin. Maraming salamat sa iyo, Steve. Maraming salamat, Steve. Raz, after ng alternatibong ruta mo, Steve, saan ka pupunta? Saan ka pupwesto mamaya pag mainit na yung sitwasyon? Doon pupunta tayo sa mga magkikilos protesta mamaya, Alvin, at i-report natin yung mga kaganapan mamaya. Ah, okay. So ang pwesto mo, nandun ka sa Antay. Oo. Oo, doon tayo sa Antay at mamaya bibisitahin din natin yung mga pro-markers na nagsisimula ng mag-assembly doon sa may commission on audit. Doon daw sila magkikita-kita. Sa COA, tapos yung direksyon nila, COA, tapos kaliwa sila ng papuntang Batasan. Oo, parang gano'n ang mangyayari mamaya. At hihingi tayo ng update kung saan yung ruta nila sa kilos protesta nila, Alvin. Ah, sige. Tama. Siguraduhin natin yung ruta. Oo. Kasi natatakot ako dun sa sinabi ni Doris na magkikita-kita sila. Baka magkakantsawan, magkakaasaran, magkakapikunan, baka mauwi sa kaguluhan. Wag naman. Oo, para alamin natin anong magiging ruta. Pero feeling ko hindi sila partner. Oo. Kasi malapit yung mga taga, yung mga pro. Tama. Lalapit yan sa Batasan. Pero historically, partner, hindi naman na nagkakagulo. Saka hindi naman sila nagkikita. Oo. Hindi, minsan nagkikita. Kasi nga, dumadaan yung mga pro. Excuse me po, papasok sila po kami. Tapos yung kabila, hindi papasok. Hindi papasok. Thank you, Steve! Parang Steve Raz! Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Magandang umaga sa iyo, Mama Corito Season. Ganon din si Richard Merck at si Ann Calomarde. Ay, naku. Nagising na partner. Eh, buti pa si Biden umatras dahil siguro sa edad niya. Hindi malamang yung pressure yun. Na-pressure si Biden, ano? Kasi dumadami, partner. Di ba 22 lang yun noong last week? Parang naging 30 plus na today. Kaya nga. At saka yun na nga yung nagsabi na rin si Obama, Barack Obama. Eh, wala na talaga. Wala na. Kung, meron ka. Ang ano yan eh, nag-define ng panalo ni Trump, yung assassination attempt. Diba? In the bag. In the bag na yun. Okay. It's me, Jerife. Boss and Madam. Luma na yan. Lumang fan yan. Barna. Hi, Jerry. Pakikalampag si DOTR. Ang hirap di gumagana o naka-off pa kanina yung escalator. Tapos yung sa bus carousel, man lift or elevator para sa mga gaya ko na may sakit sa puso at hirap. Saan nga? Saan lugar? Bus carousel, man lift, may sakit sa unga. Di saan lugar? Hirap daw siya. Teka lang. It's me. Anong pangalan niya? Jerry.
Eh, sabihin mo kung anong lugar para makalampag natin MMDA. Uh-oh. MMDA, umayos nga kayo, ha? Hindi pa nga tapos yung ginawa ninyong rampa, eh. Ha? Ginawa niyong water slide pala yun. Hindi ko nakita ng mabuti. Sinarado daw, partner. Ah, sinarado? Sinarado, haayusin nila muna. Haayusin, kita mo yan. In the meantime, saan ngayon, anong gagamitin ng mga... Parang ano bang klaseng trapeyekto naman yun? Hindi yung pinag-isipan. Ay, Diyos ko po. Punta mo na natin, partner. Sige na, Rodolfo Villena Jr. Yan. Ang convener ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Ah, ito naman yung pro-administration na mag-iipon-ipon dyan sa malapit sa Batasan Party. Magandang umaga po sa inyo, Ginong Rodolfo. Good morning, sir. Good morning po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Oo, anong balak natin for today? Saan pipuesto ang grupo ninyo? Actually, sir, Sir Alvin, nag-activity na kami last Saturday. Ito yung pre-Sona scorecard na binigay natin para kay PBBM. And hindi na tayo sasabay sa mga activity for today. So, nakapaglahad na tayo ng scorecard natin para kay Pangulong Bongbong Marcos at gayon din po sa China Coast Guard sa mga inasal nila sa West Philippine Sea sa mga nagdaang buwan. So, pwede ba pakiulit na lang, no? Kasi hindi ko nakita yan. Sabi yung alin? Yung kung ano yung naging scorecard nila. Bago yung scorecard ninyo, Rodolfo. So, sinong grupo ang pupunta dyan sa area ng Batasan? Meron ba? Meron yan, partner. Oo. Palagi naman yan may pro at saka may antay, eh. Sinong kasama ninyo na susugo doon? Most likely po ang mapupunta ngayon is mga pro mga loyalista ni PBBM at mga pro admin na mga supporters. Pero yung grupo po ngayon sa Bantay at Bantay Kapayapaan at Demokrasya, hindi na po kami lalakok sa aktibidad ngayong araw at magmo-monitor na lang po kami sa kanya-kanya naming tahanan. Okay. So hindi mo alam kung ano, hindi mo alam kung sinong susugo doon ng mga pro BBM. Wala po akong idea po sa mga grupo. Sige, may tanong si Bigor niya sa iyo. Gobernador. Apo. Oo, sir. Paki-remind lang ulit kami, ano ba yung naging grado ninyo? Binigay niyo na grado sa administrasyon ni Marcos? Actually po, sa issue ng West Philippine Sea, binigyan po namin si PBBM ng 90% lang na grado at hindi ito perfecto. Kasi kung bibigyan natin siya ng perfectong grado, mawawala na tayo ng room for improvement. Para po kay PBBM sa mga hakbangin niya for West Philippine Sea. At nasa ikatlong zona pa lamang tayo. Ngunit po sa China, at particular sa Chinese Coast Guard, we gave 70% po sa kanila. Bakit po? Una, hindi nila kinikilala ang UN Clause or United Nations Convention on the Law of the Sea at yung 2016 arbitral ruling na ikawalong taon na ngayong Hulyo. So, kay PBBM naman po, 90% una, room for improvement. Pangalawa, nais po natin magkaroon pa po ng mas malawak na edukasyon ng mga kabataan regarding sa issue ng West Philippine Sea, pagkat ito ay bahagi ng ating kasaysayan at kultura. At pangatlo po, yung sinusulong po natin na maging West Philippine Sea Awareness Month ang month of July. If not month, kahit week man lang. Kasi ito yung nakakatulong po para mas maipalaganap pa natin yung edukasyon sa West Philippine Sea. Ano ba ang kahalagahan nito sa ating yung tungkol po kasi may mga nilabas sa survey na ang talagang concern ng maraming Pilipino ay ang inflation. Ano ho ang grado ninyo na ibinigay sa kanya kung paano niya hinahandle itong inflation? Actually po, ang inflation kahit saan po tayo sa mundo, meron yan. Mas mainam po nating tutukan kasi sa larangan po ng trade, malaki po ang may tutulong ng West Philippine Sea. So, ang epekto po ng inflation, kung tumataas po ang skill ng bawat Pilipino, tumataas din ang kanyang kakayahan para mag-spend ng money, hindi po magiging issue ang inflation sa atin. So, isa ito sa magandang tingnan natin ngayon, ano ba yung maitutulong ng West Philippine Sea when comes doon sa ating ekonomiya? Okay. Maraming salamat. Sige, Rodolfo, thank you. Maraming mag-monitor na lang kayo. Sabay-sabay tayo mag-monitor ng zona mamaya, no? Ayan. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Doris and Sir Alvin. Maraming salamat. Si Ginong Rodolfo Villena Jr., ang convener po ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Go, Bea! Ang Sona ng Pangulo, Teleradyo Servisyo at Radyo 630 Special Coverage.
Ang aga po sa batasang pambansa ng aming reporter na si Christian Yusores, patingin nga ng OOTD. Kumukongresman ba ito? Parang ginagaya ako. Parang pareho kami ng Atayra. Ako anak, ang pogi mo ha. Pogi, oh, pogi. Oh, salamat na. Sinong nagtahi niyan? Si, taon na ba ito? Ha? Sobra naman yung tahuna naman. Hindi naman, sobra ka. Kyogi ata ito eh. Hindi ba Kyogi yan na Christian? Hindi ko na kilala yung mga brand na yan kasi ano lang ako eh. Ano ba? Hiram-hiram lang ako eh. Hindi. Mga punerarya yung mga sinasabi. Pogi-pogi. Nagising ako ng mga punerarya ng ganito kaaga, Alvin Doris. Yeah. Pogi ng anak mo, partner ah. Kaya nga eh. Oo, talaga nga. Anong asahan namin? Namiss ko kayong dalawa, Sir Alvin. Hindi, partner, may press release siya. Ayaw na raw niyang mag-report sa atin. Mataas na raw yung level niya. Sabi niyang ganun. Alam mo yung mga anak ko na nagsasalita ng ganyan, hagupit ang inaabot sa akin. Kaya umayos-ayos ka, Christian Yosef. Christian, anong asa ng ating mga kababay? Mukhang, aba, marami-rami na yung tao sa lobby. Wala pa alas 7 ah. Oo nga. Sa ngayon, Alvin Doris, ang mga nandito pa lamang naman na mga maagang dumating ay yung mga miyembro ng media na magko-cover nga nito nga ikatlong zona. Pero sa ngayon, mag-aalas 7 ng umaga, normal pa naman yung sitwasyon dito sa batasan. Wala pa akong nakitang mga kongresista o mga ilang mga guest. Karamihan, mga staff pa lamang na mga kongresista yung dumadating dito para nga paghandaan yung zona mamaya. Alas 10 pa naman kasi, no, Alvin Doris, formal na magbubukas yung regular session ng 19th Congress at siguro mga alas 8 o alas 9, inaasahan natin na unti-unti nang datating dito yung mga kongresista. Gaya nga yung sinabi ng mga opisyal, Alvin Doris, mahigpit yung seguridad na ipinatutupad ngayon dito sa loob ng batasan. Kapansin-pansin kanina, nung papasok kami dito, mas mahigpit na yung security protocol na ipinatupad kumpara noong nakaraang taon. Kasi kanina, o kung dati, ay iti-check lamang yung mga sasakyan kung may car pass, papapasukin na kagad. Kanina, pinababa pa kaming mga sakay, tapos pinadaan sa gate, isa-isang ininspeksyon kung may ID, kung merong mga bag, bago kami pinasakay ulit ng sasakyan at maihatid dito sa loob ng batasan. Last year kasi ang sitwasyon, parang chinek lang kung may car pass kami, tapos nung meron namang naipakita, diretso agad. Inikot ko na rin, Alvin Doris, ng maaga, no, yung ilang mga pasilidad ditong batasang pambansa building na isinailalim sa renovation ng kamara. No? At nakita naman natin, no, gaya ng ipinangako nga ng mga opisyal ng kamara, mukhang natapos naman bago yung araw ng mismong zona itong mga renovation na ito. Halimbawa na lamang dito sa kinatatayuan ko dito sa may lobby ng North Wing, air condition na ito, pati na rin doon sa may South Wing. Last year kasi bukas lamang yung mga bintana dito kaya mainit kapag mainit talaga ang panahon. Pero ngayon nga air condition na dito. Binago na rin yung tiles dito sa lobby at nakalatag na rin dito yung red carpet. Talagang ang hinihintay na lamang ay mga kongresista, ang mga senador, ang mga VIP, ang mga guests, pati na rin si Pangulong Marcos Jr. So dyan pala rarampa yung mga mambabatas. Yan ang red carpet oh. Oo, yan. Dyan sila kasi parang kahapon pa lang, may lumabas na ng mga ganito yung susuotin ni Madam Onise. Meron na partner. Mm-hmm. Hopefully, hindi sa kaba ng bayan galing po ang pambayad nyo sa mga mamahaling designers. Ha? Utang na loob. Huwag nyo i-charge yun sa... At ang aabangan natin, Alvin Doris, kasi mahigpit na sinabi ng mga opisyal ng kamara na ipagbabawal yung pagsusuot ng mga outfit na may mga statement, yung may mga mga pahayag tungkol sa iba't ibang mga issue. Eh, di ba, ang kilala natin na madalas nagsusuot ng ganyan na yung mga makabayan congressman. Ay, ang sabi ng opisyal ng kamara, kapag may nakita sila ng mga VIP o mga guests na nakasuot ng mga statement outfit, ay hindi nila papayagang pumasok ng plenary. So, isa yan sa aabangan natin. Hindi mo pwedeng pagbawal. Eh, congresswoman yun eh. May mandato yun eh. At saka expression yun, self-expression yun eh, di ba? Ay, tingnan natin mamaya kung anong mangyayari. Kasi mag-iikse na yun, oras na hindi mo yung Mas lalong istorya siya, iikse na yun. Magiging sideline pa. Correct. Kaya yaan mo siya dyan. Yaan mo na lang, Christian. Ikaw nang mag-escort. Tapos, ang mamimiss ko dyan, ewan ko partner ko, andyan dyan pa siya, yung nakabahag lagi,
Si, ah, wala na, hindi na congressman si Kwan, yung ano liberal ba yun? Ano pangalan nun, Camille? Yung congressman na official ng liberal? Si dating congressman, si Teddy Bagilat. Teddy Bagilat. Bagilat. Wala, hindi nata congressman si Teddy. Yaman din lamang at wala na si Bagilat. Christian, maya-maya, dahil mamaya marami ng tao, mainit na dyan, ikaw na ang magbahag. Oh, bakit ito, ba? Ito kasing suot ko ngayon, pang umaga pa lang to. Pero mamayang hapon, dahil nga Sona, magbabahag na lang ako. Sinabi mo yan, ha? Nakarecord to, ha? Oo, sinabi mo yan, ha? Panindigan mo, ha? Panindigan mo yan. Pero seriously, yun ba? Baka wala nang manood sa atin yan. Ay, malay mo, it's a national... Ano ka ba? National costume yun? Yun ng mga igurot. Ah, okay. Kung sakasakali ikaw ang unang reporter, nagagawa niyan. Diba? Pero yun bang mga miyembro ng media ay hinigpitan din? Kontrolado ba ang number o ano, ang dami ng mga media na magko-cover dyan today? Parang wala namang nangyaring ganun, Doris, ano? Kasi lahat naman ng mga istasyon, basta't nakapasok doon sa accreditation period ng camera, ay binigyan naman ng access para makapag-cover nitong Sona. Okay, thank you. Maraming salamat. Parang hindi kumain si Christian ng 24 hours, ha? Pinaghandaan ko talaga to. Tama. Kasi larampa siya mamaya. Biro lang. Hindi humihinga, partner. Hindi humihinga. Baka may matay ka, anak. Halata ba? Huminga ka na, Christian. Christian Eustores! Live mula dyan sa Batasang Pambansa. Unang report pa lang po ni Christian yan. Abangan po ninyo. Saan katerba po? Papaguri natin yung ating mga reporters hanggang pagkatapos po ng State of the Nation address mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat meron silang maibabalita, pasok lang ng pasok. Yeah, ganun ang trabaho pa din. Oo nga, di ba mamaya? Sa special coverage? Sa kabila. Sa Kamamilya Channel. Alas 3:15 po kami. Pero dito sa Teleradio, mas maaga yung si Robert Manu special coverage. Anong oras yung special coverage ninyo? Alas 10 pa lang o 10:30 pa lang. Si Robert daw babalik. Si Robert Manu bang upo? Okay, very good. Pero kami po hapon pa. Ngayon siyata hapon din, partner. Sa pagbubukas ng sesyon ng ng kamera o ng ano, anong kamera at ng Senado. Okay. Puntahan natin si Pam. Pamela Vasquez, ano ang sitwasyon dyan sa Senado? Pamela. Maulang Monday morning, Doris at Alvin. Dito nga sa Senado, sa ngayon ay wala pa rin masyadong tao at masyadong ganap dito maliban nga doon sa mga staff na maagang pumasok para mag-set up dito, lalo na dito sa may second floor. So far, nakalatag na yung red carpet dito sa may hagdan at gilid kung saan nga rarampa o maglalakad itong ating mga senador mamaya. At sumilip din tayo ngayon sa may Claro M. Recto Room. At may mga nakita din tayo na nakaset up na table at yung mga kumbagay lagayan ng mga pagkain na kakainin mamaya. Pero Doris, Alvin, wala pa tayong listahan ng mga atin mamaya. Pero most likely ay pupunta naman daw yung mga senador with their spouses or family members at doon naman sa labas. Ay may nakita tayong kapulisan at mga canine units na yun na para masiguro din yung security dito sa Senado, Doris at Alvin. Okay, so mamaya, paano nga ba yung ano dyan, paano yung seremonya dyan, pagdating ng alas 10:30, magbubukas din sila ng sesyon nila, no? Yes, Alvin. Pagkatapos, hihintayin lang dumating yung lahat ng senador and then mga alas 10 ay magsisimula na yung kanilang session dito sa may Senado, Alvin Doris. Anong tinatalakay dyan pag ganyan? Para may test si Pamela Vasquez, ano? Anong tatalakayin dyan pag ganyan? Di ba, bubuksan? O tapos, anong gagawin? Mahay hello lang? Usually, ang pinag-uusapan or mga pinatrabaho dito, Don Alvin, ay mga maipasa yung mga priority measures dito. At ang sabi nga ni Senator o Senate President at si Escudero, ay magpo-focus sila doon sa napag-usapan daw doon sa may LEDAC meeting or yung Legislative Executive Development Advisory Council. Kabila nga dito daw yung sa mga EPIRA, yung Create More at yung mga iba pang batas na may kinalaman doon sa pagpapaigting ng mga economic measures ng Senado. Okay. So lahat man ng senador pupunta. Kasi ang senador partner, parang 20... Nag-resign na siya ngara, di ba? So ilan na lang sila na iwan? 23? 23, oo. Lahat sila pupunta doon sa batasan? Wala pa kasing final list, Doris Alvin, pero
most likely naman daw ay lahat ng mga senador ay dadalo kasama nga either yung kanilang asawa o mga anak, Doris Alvin. Oo, tama. I-check mo yan. Ha? Kasi may ibang senador dyan na parte baka nakabakasyon pa or kapagaya ni Vice President Sara. Oh, hindi ako attend eh. Ako yung designated survivor ako eh. Ganun ang drama ko eh. Pero may ano ba tayo? May confirmation tayo that the 23 remaining senators will attend the State of the Nation address. So far naman daw, Alvin, nung nagtanong tayo kanina, ay pupunta naman at siguro abangan din natin mamaya, no, kapag nandito na sila isa-isa kung sino yung mga kasama. At kasi minsan kapag dumadaan sila dito, lalo na sa may red carpet, ay nagpapa-ambush naman bago sila pumasok doon sa may sa loob or sa session hall. Okay, sige. Thank you. We'll have more of Pamela Vasquez within the day, partner. Tuloy-tuloy lang yung pag-uulat from the Senate. Thank you, Pamela Vasquez. Partner, puntahan mo, kunin mo nga to. Yung sa Live 3. Pupunta natin yung Tacloban. FM Radio Tacloban. Oh, yes. Naka-hook up sila sa atin. Yes, partner. Oo, dahil meron din yata mga kilos protesta doon. Mm. Sasabayan din nila ang SONA. Sino ba ito? Nancel Cuevas. Hansel. Huh? Hansel. Oh, partner, may problema ka na sa gapas mo, sa antipara mo. Gapas ang tawag sa amin yan. Talaga, antipara. Hansel Cuevas mula sa FM Radio Tacloban. Hello, Hansel. Maupay nga aga, Alvin and Doris, dito sa Tacloban City, bagamat walang namamonitor na banta sa seguridad at wala rin grupong kumuha ng permit para magsagawa ng mga kilos protesta, mahigpit pa rin na binabantayan ng Tacloban City Police Office ang mga pangunahing kalsada at mga Freedom Park sa posibleng aktibidad ng mga militanteng grupo na nakagawian na kada sona ng Pangulo. Ayon sa hepe ng Tacloban City Police Office, Police Colonel Michael Palermo, naka-standby ang lahat ng police station sa siyudad, partikular na ang Civil Disturbance Management Unit nito para sa agarang pagresponde. Samantala, mamayang hapon, bubuksan sa publiko ang Tacloban City Convention Center para sa public viewing ng SONA para sa mga kababayan natin dito na nais makapanood at mapakinggan ang ulat ng Pangulo. Inaasahang dadalo sa nasabing public viewing si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kasama ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga barangay officials. Umaasa ang karamihan na marinig sa Pangulo ang konkretong pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng bansa tulad na lang ng pagpapababa sa presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin. Ang pagkontrol sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis, mas maraming trabaho o kabuhayan at ang inaasam na aumento sa sahod ng mga manggagawang Pilipino. Bagamat dama pa rin ang kahirapan, ikinatutuwa naman ng mga taga-rehiyon ang pagbuhos ng programa ng gobyerno tulad ng farm, card, akap, tupad at iba pang mga ayuda na libo-libo na ang natulungan. Panawagan lamang ng mga ito na sana'y ipagpatuloy ng gobyerno ang nasabing mga programa at mapalawak pa para maabutan ang lahat ng Pilipinong nangangailangan. Alvin, Doris. Hansel, ang tanong ko lang, meron bang kumbaga i-set up na malaking screen dyan kung saan po pwedeng mapanood ng mga kababayan natin ang SONA ng Pangulo? Doon nga po, Doris, no, sa Tacloban City Convention Center, mismo yung Tacloban LGU, ang naglagay doon ng malaking LED screen sa loob ng convention center para naman yung mga gustong mapanood or makinig sa SONA mamaya ng Pangulo, libre silang makakapasok doon kasama na rin yung mga barangay officials ng syudad. Thank you, Hansel Cuevas, ang ating correspondent dyan sa FM Radio Tacloban. Segue na natin kaagad kay Colonel, soon to be General. Kaya may Australia. Wow. Sabi, may nabalita sa akin eh, na soon to be ay meron ng Australia. Ah, mag-i-stinger ka ba ya? O go! Ang SONA ng Pangulo, Teleradyo Servisyo at Radyo 630 Special Coverage. Totoo ba yung narinig namin, Colonel Gene Fajardo, na malapit na yung Australia o nandyan na yung Australia? General na. Magandang umaga, Sir Alvin, Ma'am Doris, at sa lahat ng taga-subaybay sa inyong programa. Magandang umaga po. So, totoo ba na may Australia na o parating pa lang? Antayin natin, Sir Alvin.
makakamit natin yung mga pangarap po natin. Sir. Hindi, actually narinig ko lang sa ibang istasyon. So talagang akala ko may Estrella ka na. So wala pa naman. Inaantay pa lang natin. Parating pa lang. Ano raw? Sana po sir, sana po. Ah, sana pala. Okay. So very ano naman ito partner, mapagkumbaba naman si Colonel. Pero if she deserves it, ibigay yan. Oo, ibigay yan. Pero sa ngayon, Colonel pa lang. Tama po ang tawag pag Colonel pa lang, Jean. Ano? Opo sir, opo sir. Okay, very good. Sige po. Ay makikibalita lang kami, ano na, nakalatag na ba yung security measures natin para sa sona ng presidente mamaya? May kailangan ka bang i-anunsyo mga bagong patakaran, Colonel Jean? Full deployment na po tayo ngayon, Sir Alvin, Ma'am Doris. At so far, ay wala pa naman po tayo na mamonitor any untoward incident sa ating monitoring. Simula pa lamang po noong Friday na nag-deploy po tayo. At kung meron man, Sir, minor adjustment, siguro yung habang papalapit po yung zona ng ating Pangulo, kung may mga namomonitor po tayo na security challenges na kailangan po natin mag-adjust ng deployment, yun na lamang po siguro, Sir Alvin. Wala namang natatanggap na threat, cyber threat o kung anumang physical threat, terrorist threat, whatever threat. Ano ba sabi ng Intel? So far, as of this morning, ay kausap po natin yung ating mga leaders po. Ay wala pa naman po tayo nga na mamonitor na any serious threat that will disrupt po yung pagsasagawa po ng zona. Pero kagaya ng lagi natin sinasabi, hindi tayo nagkukumpiyansa. Patuloy po yung ating coordination sa ating other law enforcement agencies. Para kung meron man po tayong mamomonitor, ay makakapag-adjust po tayo sa ating security coverage po. What about yung communication? Recommendan nyo ba na i-jam malapit dyan sa batasan? That will depend, sir, sa magiging sitwasyon po mamaya. It's always a consideration. Pero titingnan po natin kung ano po yung magiging desisyon ng Presidential Security Command. At siyempre po, yung Sergeant-at-Arms po na siya pong pangunahing in charge po sa security, lalong-lalo na dyan po sa Batasan Complex po. Ma'am, ano po ang mga do's and don'ts para doon po sa mga magrarally, pro o anti man yan? As of yesterday, ma'am, wala naman na pong nadagdag doon sa mga nabigyan po ng rally. May dalawa pong anti-government groups po na binigyan po ng pahintulot mag-rally dyan po sa harapan po ng Diliman Doctors Hospital. Samantalang yung pro-government naman po ay doon po sila sa area po ng COA. Ang pakiusap po natin sa kanila, bibigyan sila ng pagkakataon po dyan, ay wag naman po masyadong okupahin yung halos na kabuuan po ng Commonwealth po, kaya maglalagay po tayo dyan ng mga orange cone, yung ating MMDA, tutulong po sa pagmamanage. At syempre, yung pakiusap po natin, kung po pwede naman po na wag po nila ituloy na yung plano po nila nga pagsusunog po ng FEG, dahil this will of course affect po yung flow po ng traffic dyan po sa area na yan. Ma'am, yung sinasabi niyo na magkakaroon ng pagrarally doon sa may COA, yan po yung lagpas ng Sandigan? Yes po, ma'am. Opo, opo. So magkaiba kasi yung COA sa Phil COA, ma'am. Oo. Yes po, sir. Yung Phil COA po ay malapit halos dyan na po yan. Sa circle. Circle po. Pero ito po yung COA, yung malapit po, sir, sa Sandigan Bayan po. Ayun. So yung linawin natin ha, para lang malinaw. Yung, okay. So yung pro BBM, yung pro administration, doon sila po pwesto sa COA, yung katabi ng Sandigan Bayan. Tama? Tama po, sir. Ayun. Oo, so mali yung sinasabi na galing sa PhilCOA, lalakad papuntang Diliman. Hindi po, ang nakatoka dyan sa Diliman, antay. Tama po, sir. Ayun. Para malinaw. Normally po, sir, ay nagko-converge po sila dyan sa may PhilCOA area at saka UP po, at saka po sila magbamarch off po. Ayun. So hindi sila magtatagpo. Hindi magtatagpo kasi iba ang kanilang converging points. Tama po, sir. Yun po yung iniiwasan po natin na magkalapit po sila at magkatagpo po ay baka magkakaroon po ng tensyon. So pinaghiwalay po talaga ng local government po ng Quezon City po. So yung mga anti-government rallies, pwede silang umabot hanggang doctors, ano ang term nito? Diliman Doctors. Diliman Doctors, Diliman Doctors Hospital po. Hanggang dun lang? Yes po, sir. Hanggang dun lamang po ang nakasaan po sa ibinigay na permit po sa kanila, sir. Teka, Ma'am Jean, pakiklaro mo lang. Ano ba ang mga pinakamalapit doon sa Diliman Doctors? Anong landmark? Paglagpas mo sa ma'am ng Tandansora po, mga 300 to 400 po, yun doon po. Bago po makakating ma'am ng St. Peter's po. Ang layo po ng doctors sa Diliman Hospital po sa St. Peter's Church po, mga around na
2 kilometers po. Ayun. Akala namin mas lumapit eh. Mas lumayo. Kasi usually nakakaabot sila ng St. Peter's. Correct, ano po? Correct. Ngayon, maayos na yan ha. Pag nagpumilit pa, na umusad hanggang doon sa kanto ng Batasan at Commonwealth. Ay, Commonwealth. Anong gagawin natin, Colonel? Hindi na po natin papayagan yan, sir. At yan naman po yung naging agreement po na susunod po sila doon sa extent and limitations po na binigay po na permit po sa kanila. Meron po tayong mga dineploy po na mga CDM contingents po na tutulong po sa atin para ma-manage po yung magiging rally po nila sa araw po na ito. Ah, so may kasunduan, may gentleman's agreement kayo with the militant groups? Yes po, sir. At yun naman po yung naging usapan po na pag sila ay nabigyan po ng permit, ay susunod po sila doon sa kung ano po yung nakasaad na limitation at oras po na ibinigay po sa kanila. Oh, so pwede sila magtayo ng stage nila para sa programa nila, ma'am? Normally, ma'am, ang gamit po nila, ma'am, ay yung nakalagay po sa truck. Hindi po natin sila papayagan mismo na magtayo po doon ng stage dahil this will create a obstruction po sa ating traffic po. Tama. Colonel, hingi kami ng update ano kasi yung Maisug rally, tinaiming din nila yung rally to day din. Saan gagawin hindi ba, Colonel, sa Liwasang Bonifacio naman sila? Tama po, sir. Sila po ay magsasagawa ng kanilang rally sa Liwasang Bonifacio po dyan po sa Mayloton. At magpo-provide din po tayo ng security coverage po dyan para maproteksyonan din po yung mga mag-a-attend po dyan. Eh, lahat yung atin naman po nga Liwasang Bonifacio ay isa sa mga freedom parts po ng Maynila. So, kaya pinayagan po sila doon at yun naman po ay allowed under the law. Oo nga eh. Kasi ngayon, partner, nahati pa ngayon yung atensyon ng PNP. Imbis na nakafocus dito, hindi naman pwedeng pababayaan mo yung Colonel. So, ilang daang pulis ang inassign nyo doon sa Liwasan? Yung nagdagdag po tayo ng tauhan po dyan sa Maynila, sir, dahil na inaasahan din po natin na may mga magkakarali din po dyan sa Liwasang Bonifacio. But there will be a sufficient number po ng PNP personnel dyan po sa paligid po ng Liwasang Bonifacio. At kagaya din po ng pakiusap din natin sa ibang grupo po na magkakarali ay issue the police their own ranks para hindi rin po sila masamahan dyan ng mga may mga masasamang balak po. So hindi naman pala nila kailangan kumuha ng permit ano because it's a freedom park. So talagang pwede silang magkilos protesta diyan. Opo sir, opo. Ah, okay, sige. So ngayon, wala namang threat doon. Wala namang kayong intel na kasi baka partner yung iba gagamitin venue para manawagang pababain sa pwesto ang pangulo. Syempre alam naman natin na hindi na sila kaalyado. Mm-hmm. Ibang grupo na ito, Colonel. Yes po sir, bahagi naman po yan ng kanilang freedom of expression at hayaan natin sila sir magpahayag ng kanilang mga damdamin pro and against po at hindi po makikialam ang PNP dyan. Ang PNP naman po ay doon lamang po sa limitasyon po natin na we will enforce the law if there is a overt act po na nakikita natin na may mga commission or omission po pagdating po sa implementation po ng ating mga batas. May confirmation ba, Colonel, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay attend doon sa Maisug rally? As of this time, sir, wala po tayong information whether yung ating dating Pangulo po ay aattend po doon sa Maisug rally. But just the same, kung may mga personalities po na sasama po dito sa mga rallies, ay nakaready naman po ang PNP mag-provide po ng assistance sa kanila po. Okay, thank you, Colonel. Okay. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Tatawag kami from time to time kung makakalusot po kami, kung hindi pa nakaharang yung signal, ano? Pag hindi pa nadya-jam. Salamat po, Colonel, ha? Mag-ingat po salamat, lagi. Salamat, ma'am, General. Bye. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Thank you. Oh, pasa San Bata, mapupunta din tayo sa mga Australia partner. Hindi ho ba? Okay, magbabalik po ang Gising Pilipinas! Muli po magandang Gising Pilipinas mga kaserbisyo. Naretay ka lang ang bukso ng ating mga panggising na balita. Balik normal ng operasyon ng mga airlines sa Ninoy Aquino International Airport na naapektuhan ng global cyber outage. Biyernes nakaranas ng system outage ang kumpanyang Microsoft na nagdulot ng delay at kanselasyon ng ilang flights. Para sa Department of Information and Communications Technology, dapat magsilbing aral ang insidente para paigtingin ang cyber security ng mga industriya sa Pilipinas. Mm-hmm. Next! Ito partner, totoo kaya ito? Mm-hmm. Posibleng bumaba ng 7 piso
ang kada kilo ng bigas sa mga palengke sa Agosto. Kung, tuloy mo, anong dahilan? Bakit kasunod tamo? Dito ng executive order kung saan ibinabasa 15% ang taripa sa imported na bigas mula sa dating 35%. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa unang linggo ng Agosto. Dapat lang, partner. They have to make sure na may epekto yung pagbabawas ng taripa. Ah. Kasi binawasan mo yung taripa, di ba? Na makasasama sa yung mga magsasaka sa lokal, di ba? O, yaman din lang na dinesisyonan mo yan. Sige na, kailangan maramdaman ng consumer. Correct. Kasi pag hindi naramdaman ng consumer, sinong nakinabang na binawasan natin ng taripa? May buwaya na namang nakinabang. Tama yung lead-in mo na dapat bumaba ng 7 pesos per kilo. Diba? Pag hindi yan bumaba, iba yung kumita. At linawin natin, walang sinasabi dito na aspirational lang to, ha? Hindi, binaba mo yun. Baka sasabihin mamaya. Binaba mo ng ilang porsyento pang binaba? Ano ba sabi mo sa report? From 35 to... 15% ang taripa. 15% ng binaba mo yung taripa. Di ibig sabihin nun, partner, mura ang aangkatin mong bigas dahil yung buwis na dapat binabayad doon, tinapyasan mo. Tanong, kanino dapat napupunta yung benepisyong yun? Dapat sa consumer. Dapat. Kasi pag hindi nga bumaba, yung first line ng report mo, pag hindi bumaba ang presyo ng bigas, iba yung lumunok. Kaya nga. Iba yung lumulon ng kita. Buwaya po. Alam mo na. Pero wag niyo kaming babanata na naman na joke only o kaya aspirational, ha? Mais kayo. Simula nung Enero, umabot na sa 2.37 million metric tons ng bigas ang inangkat ng Pilipinas. Sa ngayon, umaabot sa 50 pesos ang kada kilo ng regular milled rice, habang 55 pesos ang well-milled rice. Plano naman ng Department of Agriculture na magbukas ng kadiwa stores sa lahat ng probinsya sa Pilipinas bago magtapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Naniniwala si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na makatutulong ang karagdagang kadiwa stores para maalis ang mga middleman at pababain ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. July 5, sinimula ng pagbebenta ng bigas sa halagang 29 na piso kada kilo sa 10 kadiwa stores sa Metro Manila at Bulacan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit yung kadiwa ninyo parang hahanapin. Hide and seek eh. Hindi ko alam kung saan ka pupunta para makita mo yan. Pustahan tayo, partner. Oh. May babanggitin tungkol sa bigas mamaya. Yan, totoo yan. Meron yan. Siyempre, parang isa yan sa kanilang mga aspirations na-achieve na nila. Ba't kasi hindi mo ilagay sa SM Supermarket? Robinson Supermarket? Landmark? Yung mga kilala ng tao ko. Gaisano? Mga ganyan. May buhay pa ba Gaisano? Meron pa naman, di ba? Meron pa naman. Gaisano, Market. High Top. Yung mga ganun. Diyan mo ilagay. Yung mga talipa pa dyan. Pure Gold. Yung mga ganyan. Meron daw Pure Silver. Diyan mo ilagay. Yung isang mga kadikadima. Pansamantalang isasara po ang rampa para sa mga persons with disability o PWD sa film station sa EDSA busway sa Quezon City. Tama ka nga, partner. Galing mo, ha? Sinara. Kasunod po ito ng batikos na matarik at delikado ang rampa matapos subukan ng isang PWD. Ay, sabay sumubok nga. Ninantay ko nga si Johnson sumubok eh. Mag-i-spill nga siya eh. Nakasakay siya sa wheelchair, di ba? Kung nakakababa yung ganong katarik. Parang tingnan mo pa lang eh, 'di ba? Parang sablay na talaga. Sana ako na lang ang pumunta doon nag-wheelchair ako para malaman natin. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na aayusin ang rampa. Ba't hindi mo kasi inayos, antimano, dapat maayos na yung pagkakagawa niyan. Ang susunod daw gagawin, parang roller coaster naman. At maglalagay na rin po ng wheelchair rift. Parang may ganun ha. Wheelchair rift. Ano yung wheelchair rift, partner? Baka naman lift ito. Para sa mga may... Wheelchair lift ito, Camille. Hindi rift. Para sa mga may kapansanan. Pakicheck mo nga. Parang feeling ko nga, tama ka. Baka lift yan, hindi rift. Now na sinabi ng National Council for Disability or on Disability Affairs na hindi pasok sa standards po ang rampa at hindi rin nakonsulta ang sektor ng PWD sa proyekto. Dapat dyan, pag may dagdag gastos, yung sasalo, yung head of agency. Oo. Kasi hindi mo nakita, di ba?
bakit dapat parte ng trabaho mo yun, di ba? Una-una, oh, bakit pinayagan na ganun? Kaya nga. O, de, tsaka bago ano ba, MMDA ba yan o DOTR? MMDA. Oh. Bago ninyo sana binuksan sa mga PWD, inuna nyo muna si Artes. Oh, si Artes na muna nag hindi na nga, partner, kasi sabi, sasara, aayusin, di ba? Oh. Di ba sabihin may dagdag gastos, right? Oh, gastos. Ang dagdag gastos, ibawas sa sweldo ng kung sino man yung nag-approve niyan. Para may account, alam mo yun, yung matatakot ka na bago mo aprubahan, uy, oh no, kailangan ayusin ko to, otherwise, bawas sa sweldo ko. Oo. Diba? Hindi daw, ngayon daw, oh, sige, huwag nyo na lang bawasan ang sweldo ko, gawin na lang natin parang roller coaster. Ano gusto nyo? Roller coaster? O kaya yung mga teacups, yung umiikot-ikot ng ganon. Ano ba ito? Enchanted ba ito? Pusta yung bigor niya. Bilisan mo at may guest pa tayo. Tapos makikita mo, nasa dulo, si Artes. Maganda-maganda umaga sa iyo, Secretary Artes. Ay, nako! Sana masarap ang almusal mo. Sharon Gentalian, maayos ka nga, ha? Sinuspinde ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagbebenta ng mga produktong vape online. Sa administrative order, pagbabawalan ang mga e-marketplace. At akala ko noon pati tinanggal. At online sellers na magbenta ng vape hanggat hindi nasusunod ang ilang panuntunan ng vape law. Layo nitong matiyak na hindi makakabili ng vape products ang mga menor de edad. Nauna nang lumabas sa survey na mahigit 14% ng mga estudyanteng Pilipino ang gumagamit ng vape. Ayon sa health expert na si Dr. Maricar Limpin, maituturing ng addiction ang paggamit ng vape lalo na sa mga menor de edad. Pareho anyang delikado ang paninigarilyo at vape dahil pareho lang itong nagtataglay ng nikotin. Nangangambang mayorya ng mga Pilipino sa inflation ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Base sa resulta ng tugon ng Masa Survey ng Okta Research, 65% ng mga Pilipino ang nagsabi na isang inflation sa kanilang tatlong most urgent national concern. Kahit naman nakapikit, alam na natin, kahit sinong kausapin mo, kahit sino tao, partner? Presyo ang unang problema niya. Presyo na ang bilihin, tapos wala namang dagdag sa sahod. Oh. Yun. Oh. Bagyang bumaba ito kumpara sa 66% na resulta naman ng survey noong Marso. Kabilang sa mga urgent national concerns sa mga Pilipino ang access sa murang pagkain o na may connect pa rin sa presyo. Yeah. Tulad ng mga bigas, gulay at karne, aumento sa sahod o yung binanggit mo, partner. Yeah. Ang mga manggagawa, pagbuo ng mga bagong trabaho, pagresolba sa kahirapan at libreng dekalidad na edukasyon. Okay. Inilunsad. Mike. Sorry. Inilunsad ng COMELEC ang Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan o Task Force KKK para labanan ang pagpapakalat ng fake news gamit ang mga modernong teknolohiya tulad ng artificial intelligence o AI. Ayon sa COMELEC, imo-monitor at ire-regulate ng task force ang mga balita sa TV, radyo, print at social media, kabilang ang maling impormasyon at paninira laban sa poll body at mga opisyal nito. Magsasagawa rin ang task force ng voters education at pagpapakalat ng tamang impormasyon sa publiko. Gayun din ang rekomendasyon ng paghahabla laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Umaasa ang COMELEC na makatutulong ang task force KKK sa pagbuo ng karagdagang batas para sa paghahanda ng 2025 midterm elections, gayon din ng BARM parliamentary elections at barangay and SK elections sa Disyembre. Mag-ingat lang po tayo dahil alam naman po natin kung ano ang nangyari sa KKK. Oh. Sorry, Chairman. Magandang umaga po sa palaging nagpapadala sa atin ng mga ano ba pinapadala ni Apple? Ni Congressman Apple. Pastillas. Pastillas. Oh, masarap. At mga chicharon, sabi ni Kong Apple. Oh, hello po. Super pogi at payat mo. Oh, payat ba ako, partner? Payat. Hindi din, ah. Hindi nga kasi Amerikana ko mamaya, eh. Kailangan ko palalong magpapayat pa ng konti, partner, ha? Okay. Pwede. Patawag mo si partner, si Steve. May nagra-rally na raw. May mga rallyista na. Ay, naku. Steve Ras, saan ba ito? Sa Commonwealth, namataan na po ang mga rallyista dyan. Steve! Ang Sona ng Pangulo, Teleradyo Servisyo at Radyo 630 Special Coverage. Alvin, at ito na,
Nagsisimula na nga ang pagkilos protesta ang grupong bayan Southern Tagalog dito sa may Commonwealth Avenue, particular dito sa harap ng Commonwealth of People. Ito'y bagay nga ng kanilang pagkilos protesta ngayon at ng sona ni Pangulong Marcos Jr. Sabi nila, hindi sila kontento sa pangungunan ni Marcos at panawagan nila ang kabayapaan, karapatang pantawa. Di ba pa? Bago mag-alas 8 ng umaga, sabi ng autor natin kanina na miyembro ng grupo ay susunugin ito ang FPG bina US President Xi Jinping at President Joe Biden, Pangulong Marcos at Vice President Duterte kasama pa yung mga militar. Ayon sa grupo, nasa 7 daan sila ngayon nandito para isigaw ang kanilang hinaing at hilig ng gobyerno. Papakita ko lang kayo yung lagay ng trapiko rito, magkip na rin yung lagay ng trapiko rito. Pero mga traffic forces na mga nag-aalalit sa mga motorista. Kaya abis sa mga magbumula sa Quezon River Circle na papuntang Fairview, ay dumaan na kayo sa North Avenue, kumanan sa Mindanao Avenue at kumanan sa Sayuy Road o Kirino Highway para makapunta sa Commonwealth Avenue. Pagkatapos mga alas 8 ng umaga naman, ay mawawala na itong mga nagrarally dito at babalik mula doon sa may UP Diliman para magpahinga. At mamayang alauna ng hapon, eh magsitipon-tipon sila magkasama-sama para sa kilos protesta ng grupo. Doris Alvin. So ibig sabihin, magsusunog muna bago magpahinga at babalik. Correct, Alvin. Ito, 7:45 a.m. mamaya susunugin itong mga FPG na ito. At pagkatapos, eh magpapahinga sila doon sa may UP Diliman. Pero hindi yan yung nakita nating hinahanda ng mga militanteng grupo nung nakaraan nung weekend. Parang iba yun. Parang iba yung itsura, Steve. Parang iba itong grupo na ito mula ito sa Southern Tagalog at may sarili silang FPG. Oo, parang ganun. Mamaya ata, may susunugin din iba. Ba't parang may mga sumasayaw-sayaw, Steve? Ano meron? Ito, may konting programa sila. Dito pinapakita yung may mga militar dito. At ito naman yung mga human rights na parang illegal na ina-arrest at inabuso na ng militar. Ito yung pinapakita nila. Ito, Alvin. Parang may ano sila, ang tawag mo dyan, may dramatization. Merong ganyan. Kung ano yung ginagawang paglabag sa karapatang pantao dyan sa Southern Luzon. Parang ganun. Yes. Anong grupo ulit yan, Steve? Ang grupong ito ay Southern Tagalog. Bayan Southern Tagalog. Bayan din. So bagong alyansang makabayan Southern Tagalog. Pero hindi yan yung todong numero. 700 lang yan. Hindi pa yan. Di ba? Yeah. Ang sabi nila, nasa pinunggan sila ngayon sa iba't ibang probinsya ng Southern Tagalog. Ano daw? Paulit mo? Pumapangit yung signal? Parang humihina yung boses mo, Steve. Paulit mo nga. Ang sabi nila, nasa pinunggan silang membro nandito ngayon mismo sa may Commonwealth Avenue para magkilos protesta. Kaya nga, so may dagdag pa yan dahil hindi pa yan, sabi nga ni Doris, hindi pa yan yung main attraction. Hindi pa ito. Mamayang alauna, doon na magsisimula yung talagang puhos lakas ng kilos protesta na. Okay, so hindi naman sila binubuwag ng pulis, ano? Kasi nasang banda ba yung Diliman Doctor? Saan banda yung Diliman Doctor? Hanggang, yan ba yung malaking building na kulay gray? Sorry, hindi ko lang marinig. Ayun, kasi maglaki ngayon na partner. Mukhang yan nga yan, no? Sabi ni Caldayan, yung parang building partner na gray. So hindi pa naman sila umaabot doon. No, Steve? Hindi pa naman. Ito pala yung doctor. Hanggang dyan lang sila, Steve, eh. Kaya pwesto ka na dyan. Yes. Kasi hanggang dyan ang limit nila unless gusto nilang partner. Alam mo naman yung ipilit. Diba? May ganun naman palagi taon-taon na may nag-attempt. Kung pwede, susubukan nila na makalapit. Thank you, Steve. Maraming salamat. Thank you. Ginoong Steve Raz, nagbabalita at nagseserbisyo dyan sa area po ng Commonwealth Avenue. Actually, may guest kami dapat na analyst. Traffic! My goodness! Si Attorney. Nasa Raduan siya. Si Attorney Chico. Naku, Attorney Chico, 10 minutes na lang maiiwan sa'yo. Ano po? Magandang... nabasa ko na pala yung kay Congressman. Si Attorney Joseph Pamita naman na imbag na bigat. Ma'am Doris, Sir Alvin, nakikinig po ang driver namin si Randy Ronquillo. Hello. Hindi raw siya inaantok dahil sa inyo. Oo naman, pag inantok ka ba naman sa bunganga ni Bigonia, ewan ko na lang. Gobernador. Siyempre nang gigising tayo lagi. Jason Mabale, bakit ganito ang sa YouTube feed? Bakit daw? Ano nangyari, Jason? Ano itsura namin? Parang ano? Kalahati lang yung sa screen. Ano ibig sabihin? Ako lang nakita, Ako lang nakita, ikaw na wala ka. Ano ba? Sa YouTube yan, partner. Sa YouTube daw. Okay. Ito na naman, Noriel. Noriel Aragon, ganun din, wala na, hindi na lumabas yung number mo. Ay, yung pangalan mo, inumber na lang. Pacheck mo yung mo, partner. Oo nga, ano nangyayari? Kagawad Marlon Nasyon ng Quirino 2C,
Pagbati po sa Liga ng mga Barangay, kagawad ng District 3 sa QC na nakaantabay na sa sona ng presidente. Ayan. Mm. O, gubanan. Si Biv Troy. Biv H. Biv H. Biv H. Ng Canada. Looking forward na sana maging tahimik ang sona at sana all about the people and no politics about personal interests. Paki-greet please. Happy 22nd birthday to our ina-anak, Mary Carl Rich Avesilia o si Kai Kai of Halifax, Nova Scotia. Magandang gising. Happy birthday sa iyo, Kai Kai. Yan. Mm. Magandang umaga sa iyo. Nandito na po na ako pa hindi nagising. Kasi alam ko na ba't hindi nagising si Attorney Edward Chico. Bakit? Malamig. Oo nga. Naulan. Magandang umaga sa iyo. Political analyst po. Ito, hingi lang tayo ng konting analysis. Kaya lang 10 minutes na lang na iwan sa atin. Attorney, good morning po. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa inyo. Good morning. At least umabot. At least umabot, oo. Okay, Project 8 pagaling. Hindi naman matraffic. Medyo matraffic na ng konti. Sa banda? Oo. Saan galing? Dito pagpalulusot ka ng EDSA. Oo. Alam mo naman, laging ganyan yan. Oh, pro Project 8 kasi kaya ako umalis dyan na traffic na talaga din. Yan, oh. Congressional ka. Tapos U-turn. Yun ang mahirap. Traffic. Anyway, anong expectations ng Attorney Chico sa State of the Nation address ng Presidente mamaya? Well, unang-una sa lahat, ano, syempre, sa tingin ko, worried din ang Pangulo kasi bumababa ang kanyang klase ng approval rating. But that is expected, ano, from a historical standpoint, lahat naman ng naging Pangulo, ganyan. Si Duterte lang naman yung iba, no? From the very get-go until his last day in office. Taas. Mataas siya, no? But there are certain things he would have to address. Let us, kumbaga, pag-usapan natin yung elephant in the room, ano, yung pangako niyang 20 pesos ng bigas, he really has to address that, ano? I guess it's about time aminin ng Pangulo that it's not really doable. Kasi ang laki ng problema talaga sa bigas eh. Una sa lahat, yung production cost ay napakataas. Eh, sabi ng mga pag-aaral, kailangan mapababa mo ng 8 pesos yung production cost para malabo, maging 20. Malabo. Malabo yun. Eh, ang mahal-mahal na ng pesticidyo. Pangalawa, yung ating mga market road, kulang pa. Kulang tayo ng equipment, yung mga harvesters and threshers natin. Marami ring mga lupa, bakanting mga agricultural lot na ginagawang subdivision. Tingin ng mga developers yan, bakanting lote eh. So, yun yung problema natin. Ano? Tapos, alam ba ng taong bayan, mula sa farmer, ano, dumadaan sa 7 middlemen yan bago bumagsak sa market. Ang daming layer. Maraming level. Exactly. Oh. So, hindi pa pwede. So, anong ginawa ng Pangulo dahil kailangan niyang ipilitin itong lintik na 20 pesos na ito? So, he took advantage of the Rice Tarification Act. Ano? So, halimbawa, nagkaroon tayo ng EO number 62. Bababaan natin yung tarifa so para mas mababa yung presyo ng bigas. And in fairness to him, he's still doing his best. But I think he also has to report to the people that is utterly impossible. It's a campaign promise that he wanted but he just couldn't do. Uh-oh. So importante pero wait lang, yung tarif cut, may report kanina si Doris, eh, hindi pa rin naabot ng 20. Eh. Kahit anong gawin mo, hindi talaga. Hindi ba makakatulong yun? Makakatulong, pero hindi talaga bababa. Eh. Kasi sa merkado po globally, mataas din talaga na yung presyo na bigas. Even in Vietnam, Thailand, pag pumunta doon, kagaling ko nga lang sa Thailand, mahal na rin yung presyo ng bigas doon? Eh. More or less, naglalaro rin doon sa ganung range eh, kagaya 50, na sa 50. Atin. 50, 48. Hindi talaga siya pwede. So, dapat aminin na ng Pangulo yan. So, ang mangyayari kasi pag pinilit niya, it will now be in the form of subsidy. Yun yung ginagawa niya sa Kadiwa stores. Ano? Mm. For him to be able to do that, magsasubsidiya. But other programs and activities of government would be affected. So, kailangan aminin niya na yan. Kasi, pangalawa, he has to really do some long-term solution to that. Ano? Hindi lang sa, kahit na hindi niya maabot na sa termino niya. Halimbawa, dahil sa Rice Tarification Act, ang NFA hindi na nakakapag-angkat halimbawa ng bigas. Ang nangyayari, mga private traders na lang yan. At alam mo naman yung mga loko na yan, ano? May mga kartel yan eh. Napakirap buwagin yan kasi yung corruption dyan is very systemic. Saka may sarili silang interest. Meron sarili silang interest. Hindi interest ng bayan ang interest nila. Hindi interest na tayo mahal. Nila. Personal na interest nila. Hindi tayo kasama dun sa interest nila. Pera. Mm-hmm. But Attorney Chico, ano sa palagay mo ang highlight? Saan magzi-zero in ang presidente sa anong ipagmamayabang niya sa sonang ito? Meron ba? In fairness, ano, noong last zone, mga 41 yung mga promises na ginawa niya. No? Marami dito mga batas na dapat maipasa. Marami dito hindi pa na ipapasa. Nakabinbin sa Kongreso. Hindi naman niya kasalanan yun kasi alam mo naman sa Senado pa lamang. Yeah. Ang dami ng kaguluhan, ang daming ganap. Ano? It's very difficult to do. But in fairness to him, he was able to convince Congress to pass certain laws. Ano? Kagaya limbawa ng new government Procurement Act, okay. Itong ease of paying taxes, among others,
na-fulfill naman niya yung promise niya of the calibrating the K-12 curriculum. Hindi ba yung ating mga rebel returnees na parating niya, pero napakarami pa rin hindi niya natupad. Ano? Of the 40 promises, sabi nga nung mga pag-aaral, 8 lamang yung napatupad niya. It's not great, but it's not bad either. Ano? But he really has to do a lot about that. Mag-report siya sa ekonomiya. And in fairness to him, hindi naman dahil magaling din siya o hindi naman dahil palpak siya, bumababa din naman ang inflation. But that's expected kasi nung COVID talaga namang mabigat. Right now, ang projection ng NEDA between 2 and 4%, nasa 3 point something tayo. Ang US naman ay nasa 3%. So, globally, parang kahit papano. Kahit papano, okay naman tayo. And in fact, with respect to GDP naman, we ended 2023 on a high note. I think it's somewhere between 5.6%. Kaya nga kinonsidera tayo one of the fastest growing economies in Southeast Asia. Pero siyempre, ang problema doon yung trickle down effect. Hindi naman kailangan natin 8-9%. Tsaka hindi maramdaman. Hindi talaga mararamdaman. Ang problema, ang talagang dapat iparamdam niya, yung resulta nito. Ang problema kasi, yung GDP kasi, it basically tells us kung ano yung ating growth rate, pero sino nakikinabang. Yun lang. Yes. Napaka-wide pa rin ang gap ng mahirap sa mayaman. So yung mayaman lalong yung mayaman, yung mahirap lalong naghihirap. But then it's not his fault, kasi wala pa namang presidente na nakagawa rin ng ganyan. Siguro the only saving grace is not as bad as what we would expect of him. Okay. Pero sa palagay mo, magsasalita siya tungkol doon sa panawagan na iban na talaga ang Pogo? He has to make a stand there, kasi itong Pogo kasi is an issue that has been affecting us, Initially kasi pinayagan natin ang Pogo precisely because it generates jobs and it basically results into increased revenues. Pero base sa pag-aaral, yung revenues na nakukuha natin hindi mas malaki. Yung disadvantages would far outweigh the benefits. Una-una, may mga krimen dito. Pangalawa, hindi naman tayo nakikinabang din talaga sa pagtatayo ng mga Pogo dito kasi yung mga negosyo, halimbawa, nagpapatayo din, yung mga Chinese nationals din. So in other words, wala din naman talaga tayong pakinabang. So it's about time, I think, he makes a position on this. I-report niya sa taong bayan na once and for all, he will deal with this issue on Pogo. Do you think isasali niya o kailangan bumubulong? O iiwasan niya? Hindi, bumubulong sa kanya si Altenco, best friend, si Speaker, ang parehong position ni na higpitan lang o hindi tanggalin o regulate ng matindi. But do you think isasali niya? Isasali niya, papahapyawan, unless of course his position is very very clear, tatanggalin, kasi alam mo kasi ang SONA, let's face it, usapin ng rhetorics yan, kinakailangan may mga sound bites ka. Kung hindi mo din lang sasabihin tatanggalin ko ito, dapat parang medyo malamya dapat ang pagpapaliwanag niya. Kasi as, mapapansin. Yung West Philippine Sea, I suppose it's going to be included, because the national interest yun. I-highlight niyo yan. To a certain extent, I'm happy with what he's doing there kasi hindi naman talaga pwedeng pabayaan yung West Philippine Sea. From a legal standpoint, ang UNCLOS, ang arbitral ruling, sinasabi, bahagi yan ng ating exclusive economic zone. Pangalawa, globally, nakikita naman natin yung rhythm ng China. We really cannot do about it. Bully talaga. And he really has to be able to address that kasi kung mananahimik siya, magpapatuloy yan. Tandaan mo, 2002, may code of conduct na, walang nangyari. 2017, sabi ng China, payag sila. Pagkatapos na yung na-aproba ng framework, 8 taon na, wala pa rin. So, ibig sabihin, walang gagawin ng China. Kaya lang, maging maingat lang ang Pangulo kung kanino siya magpipivot. Of course, he decided to pivot towards the US. But the US has its own interest to protect too. So, kailangan mabalanse. I think, mas maganda magpivot siya sa ASEAN for us to be able to form this regional bloc. Gusto ko nung nagbama din ako magsalita pag kulang ng oras. Okay lang. Kasi last 2 minutes tayo. Naintindihan naman. Pero sa palagay mo, pahahapyawan din niya yung kanilang hidwaan ng kanyang vice-presidente? Knowing the president, he would not actually address that. He's not the combative type. Hindi kagaya ni Pangulong Duterte, di ba? Kaya Pangulong Duterte na nga, ugong-ugong pa lang, may maririnig ka na. But he's not the type. I think he would... siguro hindi niya pahapyawan yan, hindi niya babanggitin yan. Okay. Tsaka parang parang politika kasi masyado. Oo. Ito state of the nation address ito. Tama si attorney kasi parang hindi ganun, hindi combative. Hindi, ayong ugali niya, hindi ganun. Tsaka right, tama din kasi wala namang pakialam si Aling Barang kung mag-aaway kayo dyan. Ang problema ni Aling Barang, yung presyo ng bigas, yun pa rin. Tsaka nanalo na siya ang presidente, so it would hurt him more kung papatulan niya yon. Wala sa interest niya. Okay. Ano sa palagay mo? Hahaba ba itong... So last year ba, you were able to monitor? Umabot pa siya ng 1.5? Hindi naman yata para mas maikli lang. But I think ang magiging rhythm nito, hindi ganun kahaba because it's always been known
to not having long speeches eh. Kasi ilang beses ko siyang napanood eh, mga conferences, mga pagtitipon. Maikli lang yung kanyang kalumpate. Kung ano yung kailangan sabihin, yun lang ang sinasabi niya. Opposite sa ni Digo, ni Pangulong Duterte. Actually, si Duterte man opposite ng lahat ng naging Pangulo eh. Iba talaga si Pangulong Duterte. Iba talaga. Oh. Kumbaga, ano siya, sa batas sui generis siya. He's a class by himself. Iba siya talaga. Pero sa'yo, sa tinatanong namin, meron ka bang maibibigay na grado pangkalahatan sa pangatlong zona ni Pangulong Bongbong? Hindi ko mabigay yung grado exactly. No? Sinasabi ko, hindi nakaka-disappoint, pero hindi rin naman very, very encouraging. Mm-hmm. He really has to do more, and he really has to be more truthful, I guess, with respect to issues particularly relating to the economy. So, paano yun? Parang grado lang, mo sa parang not so good, not so bad. Well, honestly, kung ikukumpara ka siya kay Duterte, by the third year, mas satisfied ako kay BBM, honestly, kesa kay Duterte, precisely because medyo malabo yung mga pulisiya ni Duterte, no? He heavily focused on this war on drugs, among others, pero hindi siya masyado nakapag-focus sa ekonomiya, hindi siya nakapag-report ng tama. Although, kung titingnan natin yung mga na-accomplish niya, it's not really as bad, ha? Maliban sa usapin ng paglabag allegedly sa karapatang pantao, naging maayos naman si Duterte, pero mas maayos kasi mas malinaw sundan yung governance ni BBM. Ano? Kasi siguro, parang bumalik yung normal na pagiging pangulo ng isang leader. Ano? Ayun. Okay. Salyak. Ang sarap ng usapan lastly, natin. Gusto ko pala sabihin, medyo nagiging mukhang mataas din ang accomplishment ng pangulo kasi right after the election, napakababa ng expectation sa kanya. Galing sa mababa. Kaya kumbaga mas maganda siyang tingnan ano as opposed to kaya nangyari kay Pangulong Duterte for example when he won, 'di ba? Napakataas na expectation kaya naging marami din ang pagpuna. Okay. Thank you very much. I wish we had more time but attorney Edward Chico. Magkaanak ba kayo? May L ako eh. Siya walang L. Ayun ang problema. Talo ako kasi siya may L. Whatever that means. Thank you, attorney. Salamat po. Edward Chico, isang political analyst. Paano po yan? Magpapaalam po kami. Pero remember, magsisimula na po ang special coverage ng Teleradyo as early as 10 a.m. 10:30. Kasama po ninyo si Robert Mano. Ako naman po mamaya alas 3:15 dyan po sa Kapamilya Channel. Si Alvin Olchico po ito. Doris Bigornia po. Magbabalik po kami bukas dito lamang sa Gising Pilipinas. Gising na Pilipinas sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.